Pa isang napag-uusapan. Tapos sisingilin mo? Yung kukulong na dinimanda na, didimanda na, yung walong... Yes. Oh, Coast Guard. Mm-hmm. Coast Guard. Oh, eh, yan, under yan ang DOTC. Mm. Ano ba, meron naman tinoke si Abaya? Wala pa. Mm. Wala. Sinampang pala na kaso. Kaya baka mamaya compromise yan. Exchange pwede. Deal yan. Pwede. Tatandaan niyo yung Coalition of the Willing. Mm. Diba? Sino yun? Si Reyes ba yun? Si Angelo. De La Cruz. Angel. De La Cruz. Oh, si Angelo De La Cruz. Coalition of the Willing. Sama ka agad tayo. Diba? Sama ako dyan. Diba? Pinull out yung Coalition of the Willing. Oh, sama ako dyan. Sabi ka agad ni GMA. Dahil lang salita si Bush eh. Dahil siyempre, Australia, kung magkakamag-anak yan, okay. Padala. Diba? Yung Inglaterra, yung Grand Britanya, okay. Sama. Ang hindi nagpadala, Pransya. Hindi nagpadala, Espanya. Okay. Diba? France, Spain. Tayo kagad, unang kagad. Bosing, okay. Sama kami dyan. Magkana ba? Eh, biglang banata natin yan si Saddam na yan, sabi. Hindi namin kursunada bigote niyan. Pamukha ng bigote ni Stalin yan. Pero Hitler ang dating yan. E di, sige, bakas tayo. Eh, biglang lumabas yung De La Cruz. Ang De La Cruz. So, biglang, medyo, kasi yun natakot ang... tayo. Hmm. Dahil nga, ano ang gagawin kay De La Cruz? Tayo na. Diba, iyon ang hiningi na i-pull out mo yung Coalition of the Willing mo, palalayain namin si Angelo De La Cruz. Baka ito, ganun. Compromise din. At kayong mga Coast Guard kayo, ha? Pagalitan mo. Kayo, handa kayong magpakamatay. Kawawa naman. Pinagtatanggol nyo mga Pilipino. Pakulong na kayo. Homicide. Sakripisyon nyo. Homicide lang naman. Okay, homicide lang naman. Nandirito naman kayo. Huwag lang kayo pakukulong sa China. Dito na kayo. Hindi na homicide yun. Kasi ang mabigat dyan, China side. Ipagtanggol nyo yung trabaho ng mga kababayan nyo. Diba? Pagtanggol nyo yung trabaho, wala nang rason-rason. Kunwari, ako pumatay kay Rizal. Aminin nyo na dahil... Ande dito naman kayo. Kahiyaan na yan eh. Oh, nakita mo si Pinoy tapang-tapang noon. Compromise deal. Pero nakita niya na yung katapangan pala. Hindi lagi na-apply yung katapangan. Hindi ina-apply. Kailangan magsakripisyo kayo. Magpakabayani kayo. Kasi ang hirap eh. Sa mo dadalhin yung mga kababayan nyo. Diba natitiis nyo bang ayaw bentahan ng Siopaw sa China? Hindi ba? O sa Taiwan ayaw pagbilan ng Maki? Hindi makakain ng siomay yung mga kababayan mo. Pati yung mga employers, di ba? Oh. Employers nila. Oh, yung mga employ... Pabor naman yung Taiwan doon, ano, sa deal na yun. Okay na nga sila. Ano na nga eh. Nilift na yung ban nila to pa sa mga OFW. Dami palang human smuggling dyan dumaan. Kaya lang, ang mabigat, kinakabahan naman ngayon yung mga bataan ni Gasmin. Bakit? Dahil nandun sa nakagano na yun eh, nasa... Alcaraz na yun eh. Yung pala, hindi sila pwede. Pagka pinagtanggol mo. Tayo, baka mami, pag niratrat natin ito, tayo na naman, kulong na naman tayo. Actually, yun ang sinasabi ng ilan eh. Pinagtatanggol mo yung teritoryo mo. Pero kung pagka may nangyaring ganito, ikaw yung makakasuhan. Ibabala ka pala sa kanyon. Yung kaso na yun, ano lang yun. Vacation leave lang yun. Pero yun, wag nyo nang anuhin. Andyan na yan eh. Maawa kayo sa walang trabaho. Batuhin nyo ng marshmallow. Kahit ano naman mangyari, yung mga trabahador doon sa Taiwan, hindi naman nila basta-basta mapapalis kasi sabi ng mga kausap kong kailangan sila. Yung mga Pilipino ang mga mauhusay na trabahador doon sa Taiwan. Actually, hindi naman nila pinapaalis. Kaya lang, yung pagkontrato doon sa mga Filipinos. Pati yung mga employers. Hindi ka mga gangster yun ang gugulo kasi. Mga gangster ng mga kabataan. Hindi yung mga employer mismo. Merong mga gangster. Oo, yung mga nanggugulo. Kasi yung mga empleyado, yung mga empleyadong Pilipino, maganda naman ang trato raw sa kanila. Mga pero paglabas mo, yung mga gangster doon, iyon ang nababatok. Kasi nga, may propaganda, hate Filipinos. Ganon doon dahil nga sa nangyari sa Taiwan, ibig nila, tsaka yung, siyempre na, yung iba sa kanila, ibig magtrabaho ro na aagawan ng Pinoy. Ganon, miski si Rizal nung araw, di ba? Pagpunta ng Amerika, di nakababa sa barko eh. Dahil may mga protesta ron yung mga kano, nawawalan kami ng trabaho dahil dito sa mga nagtitinda ng lugaw dito. Bababa si Rizal, hindi siya pinababa.
nakatanggap ng discrimination si Rizal dahil nga sa trabaho. Alam mo yung trabaho, kung meron lang talaga tayong trabaho na ganda-ganda. Kaya lang eh, naiinip kayo. Pero ako, nakahanda akong magtesi. Nag-usap-usap na kaming magkakapitbahay. Bakit? Ano-ano? Pagbigyan natin si Pinoy, total, kalating. Kayo naman, masyado kasi kayo. Lagi naman na chit-chit. Pero ano tayo, pare. Saka, sinasagot ko na eh. Panahon ngayon ng pagpapakabayaan eh. Tulungan nyo. Huwag kayong puro batikos. Ba't lumalabas sa ilong mo? Presidente natin yan, whether you like it or don't. Mali pa English. Whether you like it or no. Eh, basta kwan na eh. Whether you like it or no. Supportahan yan. Bumoto ka o hindi. Pag kung ano kailangan mo dyan, ha? Meron ako rito ng konting sabaw. Ayan. Meron akong noodles dito. Hati-hati na lang tayo. Antiis kayo. Kasi supportahan nyo ang presidente nyo. Iisa lang ang presidente natin. Ajay, ika-clarify lang natin to, ha? Number one tayo ngayon sa Southeast Asia. Gusto kong iniwan din namin sa inyo. Ayan. Kasi kung numero uno tayo, support Pinoy. Dahil numero uno tayo, ipakita natin, ito mga umaangal sa MRT, LRT, pupunta ako dyan, magtatalumpate ako dyan. O, no, isang araw, mayroon lang dyan. Maglalagay yung helmet. Baka magulpe ko eh. Panahon ng sakripisyo. Panahon ng suporta. Kung ano yung sinasabi niyan, try to be consistent. Aangal-angal kayo dito. Di nababasa naman dun sa labas ng mga investors. Kita mo naman. Pagukuhan lang pala yan. At saka tingnan mo doon sa Forbes Magazine, yung listahan ng mga pinakamayaman. Sino number one? Si SM. Si Henry C. Tama? Anim na taon na siya yung sunod-sunod na pinakamayaman. At doon sa anim na taon na yun, ramdam na ramdam niya ang ganda ng ekonomiya kasi pataas din ang pataas yung net worth. Ganun nga nangyayari sa atin kung sino yung mayaman, lalo yung mayaman. Ramdam nila, di ba? Correct. Ano na lang tayo? Pride. Pero sa doon, damdam, ano rin? Tanggapin na lang natin. Bribe. Oo. Kayo masyado kayo. Alam mo yung participation nyo. Anong sabi ni Khalil Gibran? Ano? Ask not what you're gani-ganto. Na inagaw naman ni Kenny. Inangkin niya yung sinabi ni Khalil. Paano ba yun? Libon taon na. Ask not what you can do for your country. Your country can do for you. But what you can do for your country. O sige, 1, 2, 3. Country. What you can do for your country. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Asawa ni Marie. Araw gabi. Nag-yoyo. Nagsususi. Diba? Kaya ganun eh. Kakotitis. Walang yosi. Kaya yan si Quezon yan. Quezon. I would rather. Di ba sabi dyan? Hindi ko matuloy. Hindi ko alam eh. Run this. I would rather have a government run like hell. By then, the Filipinos. Rather than a government run like paradise. Mali ho para eh. Binuli, di ba? Lalong ginulo. Kaya nagka-hitot-hitot tayo ngayon. Tignan mo, eh, tayo ngayon. We're being run like hell. Kaya kita mo, we are going to the dogs. Tiisin nyo. Kasi masisira yung mga presidente natin. Sirain niya. Lang. Si Pinoy, nagsalta ng ganyan. Ayon yung tulungan. Tinanggap na nga yung resignation, ha? Si Lim. Ikaw, Lim. Limdak. Ikaw, Lim. Sabi mo, Limdak, eh. Di ba? Baka nang humingi ng posisyon. Hindi man humihingi. Binibigyan, eh. Binibigyan. Huwag mong tanggapin. Ano posisyon binibigyan? Dahil, kaya ka nagre-resign, ang suspicion ko dyan, dahil intelligence, eh. Nagsumbong ka na nagsumbong. Walang pangalan. Hindi mo naman binabanggit. Sinumbong mo, ngunit kulang. Walang pangalan. Tama ba yung tinimbang? Hindi tinimbang yun. Sinumbong mo, ngunit kulang sa aksyon. Wala naman. Kaya ka nagre-resign dahil napapahiya ka na. Noong araw kasi, konting sumbong mo lang. Well taken. Noted. Noted. Ngayon, bibigyan ka. Ang ibig sabihin kasi, kung hindi ka pinakinggan, walang kakwenta-kwenta yung mga impormasyon mo. Yung sinusumbong mo. Yung mga sinusumbong mo. Sinusumbong kaya ka nag-re-resign. Ngayon, tatanggap ka ng posisyon,
eh nagre-resign ka, ni-refuse eh, di ba? Dahil kaya ka nagre-resign, ang rasyonal, hindi mo na matiis. Dahil sumbong ka ng sumbong, mga impormasyon nandun eh. Baka naman, RJ, siya mag-head, ano? RJ, baka siya naman mag-head nung opisina ng mga nag-resign. Hindi na daw bagong ano, department. Lahat na nag-resign siya kaya nang leader doon. Tingnan mo na kung taka mo tayo para na kayo init ng mga. Sa kita niya ba si ano, Myla? Myla gising na. Ano niya si Bibi? Bibi! Si Bibi. Wala. Bibi, lip me, Bibi. Wala ba si Bibian? Bibian! Halika! Bayan, Bibi! Nagsonata sa solan, pinilantik ang agwana, siya raw ay imbyerno na. O si Ruby at si Danny, si Lorenzo may alias na. Si Rufina ay Rufina, si Lorenzo, Pagliata. O si Danilo, ngayon siya ay lindak na. Ang tatlo ay di na kaya, ang tatlo ay nagdisgrasya. Ngunit teka, sila'y bumuwelta. Return to me, oh la la la. Oh binawi, resignation. Oh si Pinoy, may kumpiyansa. Tatlong hari, ibubuking na. Tatlong hari ng agwana, tatlong hari nagahari, tatlong hari ng agwana. Meron akong buwan, RJ. Yung napag-usapan natin yung agwana, yung isa sa tricking, siya sa tricking. Nung in-interview siya, sabi niya, si SC? Hindi pa. Bakit ako magre-resign? Bakit ako mag-tender na ang resignation? It's only the Secretary of Finance, hindi si Commissioner ang magsabi na mag-resign kami. Si Purisima, tinutulong si Purisima. Sa Iglesia na eh. Ibig niya sabihin eh, may masang religious group. Siso. Siya mismo nagsabi nun. Iyan yung lumalabas na binaback up na. Binaback up na isang religious group. Kaya isang malaking religious. Pinuno mismo. Hindi raw siya pwedeng tanggal-tanggalin niya. At nakakaano kanilang rekomendasyon, ayaw aksyonan ni Purisima. Interview ka, interview sa television. Sinabi niya. Iyon ay kasekretary. Ang pwedeng magsabi na mag-resign ka. Si Carlos o. So, yun yung Deputy Commissioner. Ay, pinag-resign ka na, ayaw mo pa rin umalis. The Secretary of the Department of Finance ang pwede magsabi sa akin na mag-resign. Ganon din si Torres. Ang dam naman ang malaking si Torres. Si Pinoy lang. Oh, talking about Torres, ito, DOTC. Sabi ni Senator Ramon Revilla, si Bong. Sabi niya, iimbestigahan ko yung 4 billion na yan na pagawaan ninyo ng mga license plate. Dahil sa meron daw mga nagbibid na hindi dapat qualified. Walang doon kontrata. Ibinibigay. At saka yung budget, yung bibi, ay, pay, yung tubig. Iba naman doon balita, para hindi na nasa anay. Walang kontrata. Bigyan ko lang ako tubig. Tubig. Asar na eh. Ganyan naman talaga sa game. Ginakabos ako ng hininga sa kahit. Patay mo na natin si Virgin. 4 billion. Kasi meron dong bibigyan nila ng pabor. Blacklisted na. Yes! Naku po. Blacklisted na pero nakalusot pa rin. Ngayon, blacklisted na pagka nasa itim na talaang itim ka. Hala ka na. Pabigat ka dyan. Ganyan din naman yung mga nangyari sa ibang mga project sa gobyerno. Patulad yung sa Tulay na ano. Diba yung British ano. Kaya nga sinasabi natin mayaman ang Pilipinas. Hindi tayo mahirap. Pwede ano. Sa dami ng pera ang ginagamit. LTO! Pumasok. Gusto daw